Kumusta yung peeps? Another day, another mini vlog. Ngayong araw pala ay wala tayong pasok. Alas 3 na nga pala ito ng hapon nang bigla akong magising dahil sa ulan. Yung totoo, bigla talaga ako nagutom dahil maaga ako nanangalian ngayong araw. Medyo tinatamad pa nga akong bumangon dyan dahil nga umuulan. Ang sarap talaga humilata pag ganito mga panahon. Summer na nga pala dito sa South Korea pero ngayong araw umuulan. Nakakatamad talaga lumabas pag mga ganitong panahon. Pero dahil nagugutom na talaga ako, tara, samahan niyo ako sa isang convenience store. Yung convenience store na pupunta natin ay iba. Iba sa mga convenience store dito. Mangilan-ngilan nga lang ang mga ganitong convenience store dito. Hindi katulad ng 7-Eleven, CU at GS25 na kung saan-saan mo talaga makikita. Sa tindahang ito ay nasusukat ang katapatan ng isang tao. Alam niyo ba kung bakit? Dahil isang honest store o walang bantay na tindahan ang pupunta natin. O paano? Tara na! Dito ay normal na makakita ka ng mga parcel sa labas ng kanilang mga pintuan. Iniiwan lang talaga ng mga riders yan. At walang kumukuha, yun ang kagandahan dito. Maglalakad nga lang pala tayo dahil malapit lang to sa amin. Sa totoo lang, tinatanong ko rin na sarili ko bakit kaya dito tinayo ito, isamantalang wala namang masyadong tao rito. Kada daan ko nga rito ay wala naman ako nakikitang may bumibili. Sa totoo lang ay ngayon nga lang din talaga ako bibili dito. Ito nga pala yung pangalan ng store, Choice Market. Tara, pasok na tayo. Kagaya ng mga ibang convenience store dito, 24 hours din to. Iwan muna natin tong pile natin dito. Sa pagpasok nga natin ay makikita natin agad dito mga noodles o yung ramyun. Ito naman ang chocolates at candies. Meron din silang mga ready to eat food na iinitin mo na lang. Isa sa paborito kong kainin kahit winter, ice cream. May mga energy drinks, soda at juices din. Pwede ka rin magkomento o magsuggest kung sakaling may kulang sa tindahan na to. Sa banda rito naman ay may burger at pizza. Meron din pala silang mga alak dito pero hindi lahat pwede bumili lalo na yung mga bata pa at underage. Kailangan ng ID yan para makabili sila. Sa party naman na to ay dito ka na pwede magbayad. Pwede nga pala dito ng cash or credit card. Dalawang machine na nga palang nilagay nila dito para pwedeng sabay kayo magbayad. Pero saglit, nandito tayo para bumili kaya pili muna ako. Magno-noodles na lang muna ako ngayon. After 48 years, nakapili na nga tayo. Ito na lang siguro. Ngayon, oras na para magbayad. Dito na ako nakabahan dahil unang beses ko nga rin talaga ito gagamitin. At hindi ko rin masyadong naiintindihan yung mga nasa board. Pero kaya yan, subukan natin. Ginagawa ko rito sa Daiso. Mission failed and peeps, subukan natin sa kabila. Purong Korean at walang English. May naiintindihan ako pero hindi lahat. Ayan, sa wakas, pagkatapos ng ilang dekada, magbabayad na tayo. 1,700 nga palang binayaran natin. Kung pera sa Pinas, 71 pesos mahigit. Hindi na masama para sa ganong kalaking cup noodles. Dapat dito ako kakain. Kaso, walang hindi ko makita yung mainit na tubig. Kaya yun, sa bahay na lang. Bayan na lang natin lutuin ito na bili natin. So ayan, ganun lang yung pagbabayad or pag-avail sa mga ganitong honesty store. Babantay.
Yun lamang ang aking video today. Yung tips, salamat!